What's up guys, for today's vlog ay ipapakita ko lang sa inyo itong project nating Land Cruiser, yan po. So ngayon ay tapos na siya at sa vlog na to ay ipapakita ko lang sa inyo yung mga ginawa at yung mga natapos na dito, yan po. So para may idea kayo, para po sa mga hindi nakapanood, meron akong vlog nito, bale part 1 to 3 yata yun or may 4 pa. Tingnan nyo na lang po sa aking mga videos, yan po. So tara, simulan na natin itong vlog na to. So yun mga boss, ang Land Cruiser na to mga boss ay dati siyang semi-stainless. Ang dating parts dyan ay yung etong fender, yung upper siding, tsaka itong pinto. So ang ginawa natin dyan ay itong kanyang bumper, hood, windshield, itong lower sidings, and then yung kanyang bubong. At tsaka yung pintuan sa likod at flooring. Yan po. At meron pa pala yung kanyang chassis. Ayan po. So, ang body niya mga boss ay stainless na 304. Ayan po. So, kaya din naman natin magbuo lahat ng parts niyan. Kaya lang natin binuo yung ibang parts dahil meron na siyang stainless. Ayan po. So, hindi lahat ng kanyang parts ay brand new. Yung mga sinabi ko lang mga boss. Ayan po. So, sa mga interesado magpa-assemble, ayan po, tumatanggap po kami. Stainless na 304 yung kailangan natin gamitin para malambot, kasi mahirap magbuo ng ganyan mga boss. Marami siyang kailangan paluin. Yan po, kasi tulad niyang bubong, kailangan bilugin yan. Yan po. Yung sa sidings, okay lang naman yan dahil straight lang naman yan, at ang kailangan lang naman paluin dyan ay itong part na to. Yan po. And then sa kanyang flooring, pinabender lang naman natin to. At ito. Ito ang itsura ng kanyang flooring. Stainless din po mga boss. Ayan. Nagtataka kayo mga boss kung bakit may design yung kanyang flooring. At ito po, kaya natin nilalagyan ng ganito, pampatigas po yan ng yero. Ayan po, kasi kung may bender po na ganyan, hindi siya basta-basta mababaliko. Ayan, matigas siya. Pampatigas po yung ganyang bender. Kaya, ganyan yung ginawa natin. Kasi kapag yung straight, yun yung lumulubog agad eh. Kapag tinapaka mo, matagalan yung lulubog yan. Pero pag ganyan yung flooring mo, matigas siya mga boss. Ayan po. Tapos itong pintuan, ginawa lang din natin. Tapos nag-order tayo ng ito. Pang Land Cruiser din nata to. In-order natin online. Ayan po. Then, sa kanyang bisagra, ayan, stainless din yung ating ginamit. Sa kanyang auto bumper, yung original pa rin mga boss, yung gamit natin. Ayan, kung mapapansin nyo po, ay Toyota, yung kanyang logo. Ayan po. Tapos yung kanyang pinaka bumper sa likod, itong kinakabitan ay stainless din. So, sa kanyang chassis naman mga boss, ay stainless din yung ginamit natin. Yan po, stainless. Pero hindi po lahat, hanggang doon lang sa may fender. At ginawa ito mga boss, mga ilang buwan din, parang 3 months, 4 months din nata. Kasi mahirap magawa nito, talagang sobrang komplikado. Pero kaya naman ng latero natin yan. Ito, isa to sa mga pinakamahirap. Yung parang palikpik. Pero nakopya naman ang ating latero. At maganda rin yung kinalabasan. Dalawa yan, meron din dito. Ayan, singawan to ng ano, makina.
Kasi yung hinatid natin sa Bulacan na Land Cruiser, ganito rin, na kulay blue. Napadikit ako dito sa kanyang siding at naramdaman ko mainit. So yun nga, singawan to nung makina. Kasi yung makina niyan, yung original, Toyota B. Yan, malaki masyado yun. Ito kasi convert na, Mitsubishi na yung kanyang engine. So yung engine, kailangan na ng singawan kasi napakalaki. Kaya pala may mga butas-butas na ganyan. Singawan siya. Yan po. So sana may mga project pa tayong dumating na ganito para na-challenge yung ating latero. Pero ayan, magandang opportunity to para mapakita natin yung talento ng ating latero. Yan po. So, may na-order naman niya na brand new na kaha. Kung di nyo alam, meron po yan na group sa Facebook na Land Cruiser Philippines, FJ40 yata, ganun. Search nyo na lang po, makikita nyo yan. At meron doon Chinese na nagbebenta ng body ng Land Cruiser. Yan po. So, maganda yung gawa nila. Parang original talaga. Pero, i-import pa yun papunta dito. So, galing siyang China at ipapadala dito. So, pwede kayong order sa kanya kung gusto nyo po. And brand new. Pero kung gusto nyo ganito stainless, hindi ko lang alam kung nagagawa din sila. Pero ito sa amin, ito po yung gawa namin. Yan po. So, support lang lahat ng mga builder para may option po yung mga magpapagawa. Yan po. So, ang location namin, Imus, Cavite lang mga boss. Kung gusto nyo magpagawa ng ganito, yan po, tumatanggap kami. So, ito, dito naman tayo, pakita naman natin. Ito, medyo mahirap din gawin yung kanyang bumper kasi stainless din yung ginamit natin. Tsaka, makapal siya mga boss. Hindi ko lang alam kung gano'ng kakapal to. Yan po. Parang 5mm yung kanyang thickness. Yan po. Stainless po yan. So, yung ginamit na plancha sa chassis, same po dito sa kanyang bumper. Kaya sobrang bigat nito at sobrang kapal. Yan po. So, naglagay din tayo dito ng ito yung pinakahatakan niya o yung tow hook niya. And in case na mabalaho to kasi hindi naman to 4x4. 4x2 lang siya. At yan, maganda yan, may hatakan. At meron din hata doon sa likod. Yan po. So, sa kanyang grill, bago din ata to, hindi ako nagkakamali. Gawa din natin natin. Gawa din namin to mga boss, tong grill. Ang naiwan lang dyan, eto. Yung cover ng kanyang headlight. Tsaka itong Toyota. Ayan po. So, yan mga boss, okay naman yung kinalabasan. At maayos din yung pagkakabapping ng ating taga-bapping. At siyempre, stainless 304 nga at maganda siya pakintabin. Yan kasi pag stainless 304, ang advantage ng mga boss, ay madali siyang paluin, hindi siya nabalik. Unlike ng stainless 202, masyadong matigas siya. So, kagandaan dito naman, iba yung kintab kasi ng 304 sa 202. Iba kasi yung halo ng stainless nun. Kaya, ito, mas quality talaga kapag stainless na 304. So, tara, pakita naman natin yung loob. Sa loob mga boss, ito ang itsura niyan. May aircon siya. At ito, nakopya naman natin yung cowl. At ito, nabubuksan din to. Yan po. Tapos, yung gauge niya dito na, hindi na dun. Pero may butas naman na ready in case na magkakabit sila ng original. Yan po. So, ang ginamit ng gauges naman dito ay Rox. Yan po. Rox yung ginamit ng gauges. And then, sa kanyang manibela, parang Toyota ata ito. Yung kanyang steering column. And then, Momo na lang na ito. Na manibela. So, sa kanyang bubong, ito pala yung tsura. Hindi yan basta-basta yero lang. Nilagyan po natin yan ng bracket. Yan po. So, stainless din yan na 304 yung ginamit natin. Kaya maganda yan mga boss. Yan po. So, ayos.
Pero itong aircon nagana na ata to. Hinahanap lang yung switch, wala kasi yung switch. Tatanong ko dun sa ating tagagawa ng aircon. So, sara muna natin. At